Warning. The following video contains strong language. I'm so extremely annoying. But don't blame me if your ears start to bleed. Thank you for your patience. Smoke weed every day. Hi mga bay, this is Louie Encanto from Encanto Motorworks. Ngayon mga bay, i-test drive natin itong motor natin para i-check natin yung kinabit natin na inverted shock na galing sa Ducati at saka naka Ninja Mags. Yan, bali i-review natin mga bay later after ma-test drive natin kung ano ang nag-iba sa takbo niya, kung ano ba ang nagbago sa kanya na nakaka big bike port with Ninja Mags. So yan mga bay, later i-test drive natin ito dyan sa labas. I-check din natin yung play ng shock, ng brake ng shock, kung pulido ba pagka gawa at saka pagkakabit. I-test drive natin kung lumakas ba or bumagal ba yung takbo. So yan mga bay, hindi na ako makapaghintay na matest natin itong Blue Panther natin na kinabit natin yung inverted shock ng Ducati na naka Ninja Mags. So tara mga bay. One extremely annoying shift later. So yan mga bay, nandito na tayo sa area natin na i-test drive natin itong Blue Panther na Sniper 115, yung kinabit natin na Ducati inverted shock na may Ninja Mag. Yan, bali i-test drive natin yan ngayon para makita natin kung ano yung nagbago sa kanya, yung takbo niya at saka yung performance niya. So yan mga bay, i-test drive na natin para malaman na natin. So tara mga bay. A few moments later. So ngayon mga bay, i-check natin yung play ng inverted shock natin na Ducati para makita nyo mga bay yung ganda ng pagka-convert sa play ng shock. So tara mga bay. So yan mga bay, kita nyo yung play ng shock mga bay, lalo na pag na-drive nyo yung motor mga bay. Ang ganda talaga ng play niya mga bay, kahit anong humps yung matamaan niya, yung malaki mahumps or biglang humps, wala kang maramdaman mga bay, parang relax lang mga bay. Okay na tayo sa review ng shock ng Ducati natin na ni-convert natin. Ganda talaga mga bay, walang sagabal. So next mga bay, sa brake naman tayo mga bay. Tara mga bay. So ngayon mga bay, i-test naman natin yung front brake niya, yung dual disc brake. Bali i-test natin mga bay para malaman yung mga bay kung gaano talaga kakapit yung disc brake natin. Tara mga bay. So yan mga bay, nakita nyo yung sa pag-brake natin mga bay, bali super kapit talaga yung brake natin. Kaya mag-ingat talaga kayo mga bay sa mga dual disc brake na gulong kasi super kapit talaga niyan mga bay. Pwede kayong madisgrasya kung i-pull brake nyo yung lever nyo mga bay, kaya tamang-tama lang talaga yung pagka-pull nyo sa brake mga bay.
So yan mga bay, na-test na natin yung brake natin. All function siya mga bay. Yun lang yung disadvantage niya, yung super kapit niya. Kailangan talaga mag-ingat sa pag-brake kasi pag i-pull brake nyo, pwede kayong madisgrasya. Yan lang yung disadvantage niya. So ngayon mga bay, sa liko naman natin ang i-test natin. Kasi yung liko natin, lumiit na. Bali, meron siyang nabawas sa liko. Kasi malapad na yung inverted shock natin. So tara mga bay, i-test na natin yung liko niya mga bay. So i-test na natin yung liko niya mga bay. Tingnan nyo lang mga bay yung liko ko. Medyo mahirapan na tayo sa pagliko. So tara mga bay. So yan mga bay, nakita nyo yung liko ng motor mga bay. Medyo nahirapan na tayo sa pagliko kasi malapad na yung inverted shock nya. Bali pag magliko kayo mga bay, bali occupy nyo talaga yung lahat ng daan mga bay yung sa pagliko nyo. Kaya medyo nahirapan tayo sa pagliko mga bay. Pero feel ko mga bay, mga katagalan yan mga bay, masanay din kayo mga bay. Yan mga bay, na-test na natin yung liko natin. So ngayon mga bay, na-test naman natin yung play ng shock mga bay. Ngayon mga bay, dyan naman sa engine cover kung sayad ba siya dyan. So tara mga bay. So yan mga bay, na-test na natin yung play ng shock. Bali hindi siya sumayad mga bay, pero pag malaki na masyado yung humps na biglaan mga bay, sayad na siya mga bay. So yan mga bay, kanina mga bay na na-test ko kanina sa malaking humps mga bay, kita niyo mga bay, yan yung effect niya mga bay, sumayad siya mga bay. Pag biglaan yung mga humps mga bay, yan yung resulta mga bay, sa sayad siya mga bay. So kita niyo mga bay, yan merong konti mga bay, pero konti lang siya mga bay. Pero kung walang engine cover mga bay, hindi na yan siya sasayad mga bay, kasi meron akong engine cover para i-test lang natin mga bay kung sasayad siya. Sa mga may engine cover dyan na naka big bike fork, sasayad yan siya mga bay. So dapat tanggalin niyo talaga yung engine cover niyo mga bay. So yan mga bay, na-test na natin lahat. Huli natin i-test mga bay yung performance niya sa takbo, kasi na-explain ko naman kanina mga bay yung mga pwedeng magbago sa motor niyo mga bay. So ngayon mga bay, yung takbo niya naman mga bay. Tara mga bay, i-test drive na natin to mga bay. So tara mga bay, i-test drive na natin itong motor mga bay para makita natin yung performance niya, kung ano yung mga nagbago, kung bumigat ba o bumagal ba. So tara mga bay. We'll be right back.
minutes later. One extremely annoying shift later. So, yan mga bay. Nakauwi na din tayo mga bay. Galing dun sa lugar na nag-test drive tayo mga bay. Nakita niyo na kanina mga bay yung kung ano ang mga nagbago mga bay. Simula nung na-install itong inverted shock. Yan. So, i-review ko lang mga bay. Bali ang mga nagbago. Yung medyo bumigat yung motor natin. Nadagdagan yung bigat dahil dito mga bay. Sa totoo lang mga bay, mabigat talaga yung big bike na inverted shock. Sa totoo lang mga bay, bumabagal talaga yung motor nyo. So lalakas naman yung motor nyo kapag nag-change sprocket kayo into mammal sprocket, yung 43 by 14 or 13 yung engine sprocket, tsaka yung rear sprocket 43, pero 520 na yung size ng kadena nyo mga bay. Yun, hindi nyo talaga matipil yung bigat ng motor at tsaka mas lalong lalakas yung motor nyo, kasi itong sa akin mga bay temporary na nakakabit yung stock lang ng Sniper 150, kaya bumagal yung takbo natin at tsaka bumigat siya. Yan mga bay. At tsaka yung sa liko mga bay, yung sa liko natin medyo lumiit na yung liko natin, kaya kapag magliko kayo mga bay sa daan, ma-occupy nyo talaga ang buong daan mga bay. So yan mga bay, kita nyo mga bay, hindi na siya pull dito mga bay. Yan. So yan lang yung mga nagbago mga bay, yung bigat, yung liko, yun lang yung mga nag-disadvantage niya. Pero masanay din kayo niyan mga bay, katagalan at saka pwede naman i-adjust yung combination ng rear sprocket at saka i-upgrade nyo yung makina nyo, solve na yung bigat ng motor nyo at saka mas lalo pang lalakas yung motor nyo. So yan mga bay, at sa play ng shock, medyo kapag bigla ang impact ng shock mga bay, sasayad talaga siya dito mga bay pag meron kayong engine cover, kaya tanggalin nyo lang yung engine cover nyo. Then sa kapit ng brake, dapat dahan-dahan lang yung pag brake, huwag nyo i-pull brake kasi meron possibility na madisgrasya kayo or mag-skid yung gulong nyo dahil sa sobrang kapit ng brake, kasi dual disc brake na siya. Yan, kita nyo mga bay, dual caliper na siya, kaya mag-ingat palagi mga bay. So okay tayo sa lahat mga bay. Yung mga disadvantage lang, kaya naman natin yan isolve. Palit lang kayo ng sprocket combination at saka upgrade lang ng makina, solve na agad mga bay. So yan mga bay, kung meron pa akong hindi na explain, huwag kayong mahiyang magtanong. I-PM nyo lang ako sa Facebook, Louie Encanto. Kung gusto nyo naman mag-order ng mga inverted shock tulad ng ito, Ducati, galing sa Ducati, at saka meron din tayong galing sa GSXR i-Ninja na mga fork set, at saka mag-PM nyo lang ako sa Facebook, Louie Encanto. Saka yung mga unique parts, benta ko din yan mga bay, meron akong benta nyan. So yan mga bay, kung magpakabit kayo ng inverted shock na big bike, expected nyo talaga mga bay yung mga disadvantage nyo mga bay. So yan mga bay, perfect na perfect mga bay. By Encanto Motorworks. Bye!